Naghahanda na po si outgoing Vice President Lenny Robredo na lisanin ang kanyang opisina. Ang kampo naman ni Vice President-elect Sara Duterte ay may babala sa publiko. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nagsimula na mag-impake ng mga gamit si Vice President Lenny Robredo sa kanyang opisina. Sa kanyang Facebook account, makikita ang mga nakakahon ng mga gamit mula sa kanilang dalawang araw na pagliligpit. Ngayon lang daw na pagtanto ni Robredo kung gaano karaming libro, souvenir mula sa kanyang mga biyahe sa probinsya, plake, mga sulat at iba pa ang kanilang naipon sa loob ng 6 na taon sa OVP. Ngayong huling buwan niya sa opisina, pinangunahan ni Robredo ang oath-taking ng mga nanalong opisyal ng Camarines Sur kanina. Ang kampo naman ni Vice President-elect Sara Duterte, tuloy-tuloy raw ang pakikipag-ugnayan sa Department of Education para sa isang maayos na transition. With a view to ensuring that there will be comprehensive discussions on all of the programs and plans that will be continued, as well as opportunities for improvement, all of which will be submitted to the President-elect for his consideration. Pinaplansya na rin daw ang mga paghahanda sa inaugurasyon ni Duterte sa Davao City. Full details on this will be released once finalized. But for now, the date is June 19 and the venue will be the City of Davao. Samantala, nagbabala rin sa publiko ang kanyang kampo kaugnay sa mga nagpapanggap umanong tauhan ng Vice President-elect na nangungulekta raw ng advance payment para sa mga proyekto sa DepEd. Target daw nito ang mga kontraktor at supplier ng departamento. Anila, hinding-hindi raw magtatalaga ang incoming DepEd Secretary ng sinuman na makikipag-negotiate sa mga kontraktor at supplier na sangkot sa korupsyon. Paalala ng kampo ni Duterte sa publiko, mag-ingat at i-report sa mga otoridad ang mga kahinahinalang aktibidad na gumagamit sa pangalan ng Vice President-elect at incoming DepEd Secretary. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.